Napamaang si Ivan sa sinabi niya. For a moment ay nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Matagal silang nagkatitigan. Malamlam ang mga mata nito. Para bang isang libot isang salita ang gusto nitong sabihin. Bagong shower ito. Amoy na amoy pa niya ang mabangong imported bath soap na ginamit nito. He was very sexy. Para itong modelo na lumabas mula sa pahina ng magazine. At kung hindi niya pipigilan ang sarili, baka siya na ang unang kumilos at yumakap dito. She craved for his touch, for his kiss, for his love. Halos mamatay si Jade sa selos sa tuwing maglalaro sa kanyang imahinasyon ang eksena na si Trisha ang nakakulong sa mga bisig nito. Ang hinahaplos nito, ang pinapaliguan nito ng halik sa buong katawan. Ano pang hinihintay mo? Magkakaanak ba tayo kung tititigan mo na lang ako? Untag ni Jade, wearing a smile on her lips. Kung kaya mag-flirt ni Tisha rito, kaya rin niya. At mas may karapatan siya dahil kasal sila. Sa sinabi niyang yun, parang kwitis na sinindihan si Ivan. Walang salitang kinabig siya nito at kinamkam ang kanyang mga labi. Inilagay nito ang isa niyang kamay sa tapat ng dibdib nito. Parang gusto nitong marinig ang lakas ng tibok ng puso nito. Habang hindi nito binibitawan ang mga labi niya, ay giniya siya nito papunta sa kama. Dahan-dahan siya nitong inhiga roon. Muli siya nitong tinitigan habang nasa ilalim siya ng katawan nito. Nang muli siyang hagkan nito, pumikit siya at inihanda ang sarili sa sandaling ipagkakalob niya ang sarili rito. Napakahaba na magdamag para sa kanila. Parang wala itong kapaguran. Sa tuwing naidlip na siya pagkatapos ng matamis na kaganapan, muli siyang gigisingin ng mga halik nito. Pinupukaw ng mainit na haplos nito sa hubad niyang katawan ang kanyang kamalayan. Hanggang sa tumugon na rin ang uhaw niyang mga labi sa mga halik nito. Mamarkahan niya ang kalendaryo ng araw na iyon dahil kahit ano pa ang dahilan ni Ivan, nang angkinin siya, naging maligaya pa rin siya sa mga bisig nito. Pansamantala niyang nakalimutan ang tunay na sitwasyon dahil sa kaluwalhati ang nadama niya sa piling nito. Magbubukan liwayway na nang magreklamo siya rito. Don't you get tired? Patamad niyang tanong ngunit nakapulupot ang isa niyang kamay sa batok nito habang pinaliliguan na naman siya nito ng halik sa leeg. I won't get tired of making love to you. Anas nito in a seductive way. Making love? May love nga bang nakapaloob sa namagitan sa kanila? Ah, ayaw niyang isipin dahil ayaw niyang sirain ang magic moment na iyon. Mukhang napasarap ang tulog mo. Bati ni Ivan sa kanya kinabukasan. As expected, tanghali na siyang nagising at napangiti si Jade nang magisnang niya ito sa kanyang tabi. Kung sa bagay, silid nga pala nito ang kinaroroonan nila. Nakaupo ito sa kama. Fresh na fresh ito dahil nakapag-shower na. Anong oras na? Pupungas-pungas ng tanong. Hindi pa niya gustong bumangon. 11:45 na. Ready ng lunch. I'm sorry. Tinanghali na pala ako ng gising. It's understandable. Pinuyat at pinagod kita. Napangiti siya. By the way, are you fertile? Pagkaway usisa nito. Ano ka mo? Maang niyang tanong. Napabangon si Jade. Tinatanong ko kung fertile ka. Hindi niya nagustuhan ang narinig. I don't know. Matabang ng sagot. Why do you have to ask that? We have to make sure. Si Ano bigay ni today. Siguruduhin mong fertile ka para hindi naman masaya ang mga ginagawa natin. Para siyang sinampal sa sinabi nito, ano ba sa tingin nito ang ginawa nila? Nagpapalahi ng inahing baboy? Nagbibreed ng manok? Wala palang kahulugan dito ang mga nangyari sa kanila kung hindi ang pagkakaroon nito ng anak sa kanya. Nagsiklab sa puot na umahon siya mula sa kama. Kip-kip ang kumot sa hubad na katawan at dahil sa pagpupuyos ng damdamin ay binato niya ito ng unan. Get out! Taboy ni Jade dito. Hindi niya napigil ang iyak. Bakit galit ka na naman? Kagabi lang, you were so sweet and passionate. Bakit ako galit sa'yo? Hindi mo alam kung bakit? Hilam siya sa luha. Actually, mas nagagalit ako sa sarili ko eh. Ang tanga-tanga ko. Gumawa ako ng paraan para makasal tayo kahit na very crude kapag akong kaharap mo. Nagtataka nga ako kung bakit minahal kita sa kabila ng mga sakit na loob na ibinibigay mo sa akin. Madalas nga gusto ko nang dagukan ang sarili ko. I wanted to hate you. To forget you. Pero hindi ko magawa. Napahagulhol na lamang siya habang patakbo sa bathroom.
Akala ni Jade ay unti-unti nang gaganda ang takbo ng relasyon nila. Pero hindi pa rin pala. Lalo lamang siya nasasaktan habang patuloy siyang umaasa. Pagkatapos niya mag-isip ng ilang oras, nakabuo siya ng panibagong desisyon. Nag-alsa balutan na naman siya. Hinintay lang naman niyang umalis si Ivan para hindi na siya mapigil nito. Saan na naman ang punta mo? Concern na tanong sa kanya ni Chingay. Sa Cebu na muna ako, Chingay. Malungkot niyang sagot habang bit-bit ang malaking maleta. Ano bang nangyayari sa inyo ni Senyorito Ivan? Paano maaayos ang marriage niyo kung para kayo nagpapatentero? Alam mo, parang gusto ko na kayong batukan pareho eh. Masama ang loob ko. Galit ako kay Ivan, kaya gusto ko munang lumayo. Meaning, babalik ka rin. Ewan ko, naguguluhan pa ako. Sige na nga, lumarga ka na muna kung yan ang gusto mo, para makapag-isip ka mabuti. Pero anong sasabihin ko kapag nagtanong siya? Sabihin mo magpapakasal na ako kay Brad Pitt. Ngunit malungkot siya nang sabihin iyon. Sinabi ba ni Jade kung saan siya pupunta? Tanong ni Ivan kay Chingay nang hindi niya abutan sa villa ang kanyang asawa. Hinahanap niya ito sa mga silid pero wala ito kaya naalarma na siya. Yes, senyorito. Mamama siya lang daw muna siya. Saan daw? Sa Cebu ho. Ano? Sa Cebu? Bigla siyang nag-alala. Umalis na naman si Jade. Hindi kaya kasama nito si Martin? Tumango si Chingay. Doon daw muna siya, senyorito. Sinong kasama niya? Wala ho, sir. Sigurado ka? Sabi niya si Brad Pitt. Bahagyang nakayukong sagot nito. Si Brad Pitt. Napakalakas ng reaksyon ni Ivan. Bigla siyang nagkahinala. Alam niya si Martin ang tinutukoy nitong Brad Pitt. Hindi siya basta uupo na lamang. Titiyakin niya ang pangamba niya. Nagmamadali siyang umalis. Nagtuloy siya sa villa ni Martin. Wala ho siya rito, sir. Sabi ng katiwala nito. Kaalis lang niya kaninang umaga. Sa pagkakaalam ko'y next week na ang balik niya. Nag-init ang punong tainga ni Ivan. Bukod sa hindi niya gusto ang pag-alis ni Jade, ay lalo siyang kasama nito si Martin sa pagpunta sa Cebu. Alam niya ang lalaking iyon ang tinatakbuhan ng kanyang asawa kapag masama ang loob nito sa kanya. Nag-ngit-ngit siya sa isiping mas malapit ito kay Martin kesa sa kanya. Shit! Nasuntok niya ang manibela. Why can't he live alone? Hindi ba niya alam na may asawa na si Jade? Bakit hindi siya maghanap ng dalaga? Mag-aapat na araw na si Jade sa Cebu, ngunit naiwan naman sa Villa Esperanza ang kanyang puso at isip. Kahit kaunti, umaasa siyang susunduin siya ni Ivan, pero nitawag ay wala siyang natanggap mula rito. Hindi talaga niya ako mahal. Hindi na naman niya napigil ang maluha. Gusto niya pagalitan sarili dahil kahit naiinis siya kay Ivan, ay namimiss niya ito. Pero tiniis niya yun. Kailangan pag-aralan na niyang patayin ang feelings niya para dito. Ibinuhos niya ang atensyon sa kanyang negosyo. Magtatatlong linggo na siya sa Cebu nang dumating ang hindi niya inaasahang bisita. Magkano itong decorative candle, Mrs. Lorenzo? Tanong ng boses lalaki na kilalang-kilala niya habang abala siyang nakayuko sa libro ng stocks ng kanyang store. Akala niya'y kaboses lang ni Ivan na nagsalita. Nang mag-angat siya ng tingin ay napatda siya sa pagkakita rito. Anong ginagawa mo rito? Sa palagay mo, bakit ako napadpad sa lugar na ito? Tinignan niya ito ng diretso sa mga mata at tiniyak niya kung anong damdamin ang nagdala rito papunta sa kinaroroonan niya. Sinusundo ba siya nito? Kung pinapabalik mo na ako sa Villa Esperanza, well, I'm afraid, babalik ka mag-isa ron. Saglit itong nanahimik. Mata man lamang ito nakatitig sa kanya habang nakapasok ang isang kamay sa magkabilang bulsa ng slacks na suot. Pagkuway nagkibit-balikat ito. Well, hindi kita pipilitin. Malaki ka na. Hindi na kita pwedeng bitbitin kung saan kita gustong dalhin. Kalimutan mo na lang na nag-e-exist ako sa buhay mo, Ivan. Tutal kaya ka naman bigyan ng kahit ilang anak ni Trisha mo, hindi ba? Sa kanya ka na lang. Magiging very proud pa ang mga anak mo sa mami nila dahil may degree siya sa Harvard. May hotel. Samantalang ako. Stop it, Jade. Tumigas ang anyo nito. Naggalawan ang mga muscles nito sa mukha. Huwag nating isali sa usapan si Trisha. Ang problema natin ang pag-usapan natin. Problema? Kinabahan siya. Ano yung pinapahiwatig ni Ivan? Gusto nitong humingi ng annulment? We can't go on like this forever, Jade. Seryosong sabi nito. Napalunok si Jade. So kaya ka pala nagpunta rito ay para humingi ng annulment? Para mapakasalan mo na si Trisha? Tila hinihiwa ang puso niya habang sinasabi yun. Is that what you really want? Tiimbagang natanong nito.
Hindi siya nakakibo. Kahit gusto niya sabihin ditong ayaw niya marinig ang salitang annulment, ay pinili na lamang niyang huwag buksan ang bibig. Iniisip ko lang, paano kung magbuntis ka? Patuloy nito. Ah, yun pala ang dahilan kaya ka nagpunta rito. Chine-check mo kung magbubuntis ako? Bago pa ito makasagot ay padabog na niya itong tinalikuran. Umalis ka na. Bumalik ka na kay Miss Bikini Open. I don't want to see your face anymore. Kinablot niya ang bag na nasa kalapit na mesa, saka siya nagmamadaling umalis. Narinig niya ang pagtawag nito sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Babagsak na ang luha niya. Paglabas niya ng glass door ng kanyang tindahan, kinawayan niya ang unang taxi na nagdaan. Pagkatapos niyang umiyak ng gabalde, ipinangako ni Jade sa sariling buburahin na niya sa kanyang diary ang pangalan ni Ivan. At kapag bumalik ito para humingi ng annulment, agad niyang pipirmahan ng mga papeles. Subalit hindi ganoon ang nangyari ng mga sumunod na araw. Nakatanggap siya ng tawag mula rito sa bahay ni Manang Meli na tinitirahan niya. Pangatlong tawag na niya yan. Bakit hindi mo pa siya kausapin? Sabihin niyong wala ako. Pagkatapos nitong ibaba ang telepono ay muli siya nitong nilapitan. Sala sa init, sala sa lamig ka naman eh. Noong hindi ka pa pinapansin, halos magpakamatay ka. Ngayon namang ikaw ang sinusuyo, nagmamalaki ka. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Day? Tanong nito sa kanya sa puntong Cebuano. Anak lang ang kailangan niya sa akin, Manang Merly. Hindi niya ako kayang mahalin dahil galit pa rin siya sa akin. Galit siya sa ginawa ko. Galit siya dahil namatay ang papa niya na may sama ng loob sa kanya dahil sa pagalis ko. Saka may mahal na siya. Tanggap ko na yun. Tanggap ko na mula pa noon na ako lang ang nagmamahal sa kanya. Sus, Ginoo, nagdrama pa? Susuyuin ka ba ng tao kung hindi ka mahalaga sa kanya? Sinusuyo lang ho niya ako dahil sa anak na gusto niya. Bakit hindi mo siya bigyan? Itatapon din niya ako kapag nabigyan ko na siya ng anak. Mas lalo masakit sa akin yun, Manang Marley. Tinitigan siya nito. Jade, may sakit ka ba? Bakit parang namumutla ka? Saka parang lumaki ang dibdib mo. Nagpatingin ka na ba? Wala naman ho akong sakit eh. Pero sigurado ka bang hindi ka buntis? Para siyang pinana sa kinuupuan. Bigla siya nag-isip. Kailan ba siya huling dinatnan? Oh my God, hindi nga pala ako dinatnan last month. Napatingin siya sa kalendaryong nasa dingding. 4 na araw na lang at katapusan na naman ang buwan. Hindi pa rin siya nagkakaroon ng menstruation. Manang Merly, untag niya rito na abala sa kinocross stitch nito. Unsa man, Day? Ano ang gagawin ko kung buntis ako? Mangito napatingin sa kanya. Itinaas nito ang salaming nakababa na sa ilong nito. Eh di pagkalipas ng 9 na buwan, umiri ka. Tinang ko lang kung hindi ka pamahalin ni Ivan. Totoo pa lang kasabihang marirealize mo lang ang halaga ng isang tao kapag nawala na ito sa'yo. Magsisinungaling si Ivan sa sarili kung hindi niya aaminin hindi niya namimiss si Jade. Nalulungkot siya dahil tuluyan na itong nagalit sa kanya. Ilang ulit na niya itong tinawagan, hindi man lamang siya nito kinausap. Gusto man niyang bumalik sa Cebu para suyuin itong muli, ayaw naman niya isipin ito na anak lang ang hinahabol niya rito. Hindi niya ito masisisi kung umabot na sa sukdulan ang galit nito sa kanya. Upang kalabanan ang lungkot, ibinuhos na lamang niya ang buong atensyon sa sugar plantation. 4 days a week ay doon siya namamalagi. Kapag nasa Villa Esperanza naman siya ay nililibang niya ang sarili sa kasino at sa floating bar. O kaya'y sa hotel. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang makita niya sa hotel ang isang malapit na kaibigan ng papa niya, si Dr. Amado Punzalan. Bata pa siya ay madalas na niya itong nakikitang bisita ng kanyang mga magulang. Ivan, is that you? Hindi makapaniwalang bati nito sa kanya nang lapitan niya ito. Sabi ko na nga ba't lalaki ka ng ganyang kagandang lalaki? You're very handsome. Hindi ako magtataka kung marami ng babaeng nag-suicide dahil sa iyo, iho. Sinagot niya ng tawa ang biro nito. Mabuti naman at bumisita kayo dito sa Villa Esperanza Island. Actually, may summit ng mga cosmetic surgeons, LTS sa Pilipinas at dito namin napiling idaos because we heard so much about this place. And we have no regrets because the place is indeed a paradise. Mukhang hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nagkakaroon ng sariling villa rito. Actually, I have a nephew here. Ah, really? Yeah, si Tony Jordan Araneta Iho. Don't you know him? Sister ko ang mami niya. Sa pagkakaalam ko, katatapos pa lamang na ipinatayo niyang villa sa Villa Royal Village. Bigla itong napalingon sa lalaking papalapit sa kinaroroonan nila. Speaking of the devil,
Here's my nephew, Attorney Tony Jordan. He's good in woman as he is in the courtroom. Tito Mads naman, hindi ako playboy ha? Nagkataon lang na babae ang lumalapit. And how can we say no to them? Nagkamay sila, ipinakilala rin ito sa kanya ang kasama nitong kaibigan, si Jethro Madrigal na isa ring villa owner. Pilot naman ito, nakapagtatakang birds of different feathers flock together. A pilot and a lawyer were best of friends. Pagkatapos ng maikling usapan ay iniwan na rin sila ng magkaibigan. Naupo sila ni Dr. Punzalan sa isang table at doon nila itinuloy ang pagbabalitaan. Mukhang dito ka na nag-i-stay, iho. I have to Tito Amado. Nasa Calaca ang sugar plantation. Wala na kasi si Papa. So I have to take over. Kahit na business management ang tinapos ko sa States, nasabak ako sa agriculture. Dapat pala'y sinunod ko na lang ang gusto ni Papa noon. Ano ka mo, iho? Nagbagong ekspresyon ang mukha nito dahil sa huli niyang sinabi. Wala na ang Papa mo? Hindi niyo pa ho ba alam? 3 taon ako sa States. Kararating ko lang 3 months ago. I'm sorry. Hindi man lang kita nadamayan. Malungkot siyang humiti. It's alright, Tito Amado. Biglaan din ang pagkamatay niya. Atake sa puso. Matagal itong nakayuko. Nang magangat ito ng mukha ay nangingilid ang luha nito. Malalim ang friendship namin ng Papa mo. Sabi nito matapos pahiran ng panyo ang mga mata. Madalas kami magkasama. Naging tulay pa nga niya ako noong nililigawan pa lang niya si Janet. Niligawan ni Papa si Tita Janet? Oo, sila ang unang naging magkasintahan. Kaya lang masyadong stricto ang amang militar ni Janet. Kailangang itago ang relasyon nila. Madalas tuloy si Paola ang nagiging tulay ng dalawa. Kapag may date sila, ang mama mo ang susundo at magpapaalam sa parents ni Janet. Napaunat siya sa kinauupuan. Importante sa kanyang mga naririnig. Minsan ang sinabi sa kanya ng papa niya na mas una nitong naging girlfriend si Janet. Pero hindi niya yun pinaniwalaan. Iniisip niyang alibay lang nito iyon para madali niya matanggap ang pagpapakasal nito kay Janet. Bakit sina papa at mama ang nagkatuluyan kung sila ni Tita Janet ang magkasintahan? Husisan niya. Nainis na ang papa mo sa sobrang higpit ng ama ni Janet. Kaya for a while ay parang nabaling ang atensyon at pagtingin niya sa mama mo na may lihim na pagtingin sa kanya. In fact, sa akin yun una ipinagtapat ni Paula. Pero mahigpit niyang pakiusap sa akin na huwag niyang sasabihin sa papa mo ang nararamdaman niya. Nahihiya raw siya kay Janet na kaibigan niya. Pero sa maikling relasyon nilang iyon ay nagbuntis ang mama mo. Kaya pinanugatan siya ng papa mo. Nagparaya si Janet. Kahit mahal pa niya ang papa mo, kinalimutan ng papa mo ang damdamin niya kay Janet. Kaya lang, para daw pinagsadya sila ng pagkakataon, nagkita ulit sila ni Janet. Nakauwi na si Villa si Ivan ay para pa rin niya naririnig ang mga sinabi ni Dr. Punzalan at bigla niyang naalala si Jade. Ngayon nabuksan ang isip niya sa katotohanan. Gusto niyang magalit sa sarili niya. Masyado siya naging unreasonable kay Jade dahil sa disapproval niya kay Tita Janet. Si Tita Janet na hindi pala niya dapat kinundena. Oh God, what I have done to them. Natampal ni Ivan ang sariling noo. May dahilan palang maghinanakit sa kanya ang papa niya. Isinarado niyang isip sa katotohanan dahil nabulag siya na sa pantahang niloko at inapi ng mga ito ang mama niya. Tinawagan ulit niya si Jade sa Cebu, ngunit si Manang Merly pa rin ang sumagot. Importante magkausap kami, Manang Merly. Pakisabi naman sa kanya nakikiusap ako. Kahit anong gawin ko, ayaw talaga niya makipag-usap sa'yo. Malungkot niyang tinapos ang pakikipag-usap dito. Hindi niya masisisi si Jade, masyado niya nasaktan ang feelings nito. Naghalongkat siya ng mga lumang albums sa study room. Napangiti siya ng mapait habang tinitingnan niya ang mga larawan ni Jade noong bata pa ito. May isang album na puluskuhan nito noong unang celebration ng birthday nito bilang adopted daughter ni Tita Janet. Patpatin pa si Jade noon. Bukod pa sa kayumanggi ang kulay nito kaya hindi gaanong pansinin. Pero mahal na mahal ito ni Tita Janet at napamahal din ito sa papa niya. I must admit, she's a sweet and loving person. Hindi siya manhid sa mga pagtatangka noon ni Jade na maging magkaibigan sila. She was a skinny teenager then. Subalit binigo niya ito sa bawat pagtatangka nitong mapalapit sa kanya para lamang ipakita kay Tita Janet na hindi niya ito matanggap. Natandaan niya ipinaghahanda siya ni Jade ng snacks sa tuwing dumadalaw siya sa bahay ng papa niya at ni Tita Janet. Nagbibake pa nga ito ng cake para sa kanya. Kilala niya ang kanya sarili.
He was a warm and friendly person, maliban kina Jade at Tita Janet. Bakit nga ba naging ganun ako kalamig sa kanila? Kung tutuusin, wala naman siya nakitang dapat niya ikagalit kay Tita Janet. Naging mabuting asawa ito sa papa niya. Nakita niya kung gaano nito kamahal ang kanyang ama. Siguro, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nanibugo siya para sa mama niya at inisip niyang mas minahal ng kanyang papa si Tita Janet kaysa sa kanyang ina. Naging sarado lang ang isip ko noon dahil sa pagmamahal ko kay mama. Ako ang nasaktan na ipagpalit siya ng ganoon kadali ni papa dahil akala ko niloko nila si mama. Can we talk? Hindi inaasahan ni Ivan na dadalhin siya ng kanyang mga paa sa villa ni Martin Montero. Inabutan niya may bisita ito, si Alexis Laurel, isa ring villa owner na nagkataong nakilala niya sa bikini competition. Naging judge ito noon. Sure, pagpapaunlak ni Martin. Nakakaunawang nagpaalam na si Alexis dahil nahiwatigan nito ang pangangailangan nila ni Martin na makapag-usap ng masinsinan. Niyaya siya nito sa loob ng one-story bungalow nito na yari sa Lugs. About Jade, bungad niya na magkaharap na sila sa sala. You don't have to be jealous of me, Ivan. Jade loves you so much, kahit na sinusuklian mo lang yun ang sakit ng kalooban. 2 months pregnant si Jade, tiniyak iyon ng OB-GYN na pinagkonsultahan niya. Mixed emotions ang nararamdaman niya, lalo lamang siyang nalito nang malaman ang kalagayan niya. Natutuwa siya at the same time ay nalulungkot. Tiyak na matutuwa si Ivan, pero siya, paano na siya kapag naibigay na niya ang anak na kailangan nito at maanal ang kasal nila? Lalo na siya masasaktan. Tumawag siya sa villa dahil na rin sa payo ni Manang Merlina, hindi na niya itinuring na iba. Kailangan malaman ni Ivan ang kalagayan niya. Si Chingay ang nakausap niya. Kamusta si Ivan? Naku, walang ganang kumain. Obvious na nalulungkot dahil ayaw mo nang bumalik dito. Totoo? Napangiti si Jade. If I know, inistir mo lang ako. Tingnan mo ito, magtatanong tapos hindi maniniwala. Sa tingin mo namimiss niya ako? Oo naman, kaya kung ako sa'yo, babalik na ako dito. Dahil kapag pinatagal mo pa, baka maagawan ka na ng asawa? Anong ibig mo sabihin? Panayang punta rito ng flirt na Trisha na yun? Kung mo alam na wala ka, nagdadala ng alimango, ng alak at nung kung ano-ano? Sinasamantala talagang wala ka? Ganun? Bigla siyang naalerto. Ano pa? Kaya bumalik ka na rito. Kung ano man ang problema niyo ni Senyorito Ivan, mabuti pag-usapan niyo. Pagkatapos na lang mag-usap ni Chingay, ay nagdesisyon si Jade ayon sa dikta ng puso niya. Babalik na siya sa Villa Esperanza. Hindi na siya papayag na makasingit pa si Trisha at kahit na sinong babae sa buhay ni Ivan, ipaglalaban niya ito. For sure, ay masosorpresa si Ivan. Mahigpit ang bilin ni Jade kina Chingay at Manang Grace na huwag munang sasabihin sa kanyang asawa na babalik na siya ng Villa Esperanza at lalong huwag munang babanggitin dito ang tungkol sa kalagayan niya. Ngunit wala palang sosorpresahin niya. Pumunta siya sa plantasyon upang tiyakin kung naroon si Ivan. Ma'am, kakaalis lang po ni Senyorito gamit ang 6-seater plane. Sa pagkakaalam namin ay pupunta siya sa Cebu. Kasama niya ang ilang tauhan, sabi ng katiwalang na pagtanungan niya. Kayo yata ang susunduin niya ron, ma'am. Hindi niya na ako dapat sinundo. Sa kagustuhan niya masorpresa ito ay nagkasalisi sila. Wala na siyang nagawa kung hindi ang maghintay na lang. Ngunit magdidilim na ay hindi pa ito bumabalik. God, bakit hindi pa siya bumabalik? Baka, huwag mong takutin ang sarili mo. Alam mo bang nagiging dahilan ng miscarriage ang sobrang tensyon at pag-aalala? Paalala sa kanya ni Manang Grace. Paano ba naman siya hindi mag-aalala? Dapat ay nakabalik na si Ivan bago maghapunan. Tinawagan niya si Manang Merly at ayon dito ay hindi raw nagpunta roon ang asawa niya. Lalo siyang natakot na idineklarang nawawala ang private plane na kinalulunanan nila Ivan. Huwag namang sabihin ngayon pa mawawala si Ivan sa akin. Kahit baka ilan, hindi ba talaga siya magiging akin? At paano nang magiging anak nila? Habang palalim ng gabi ay lalong lumalala ang pag-aalala ni Jade. Matulog ka na? Suwestiyon sa kanya ni Chingay at Manang Grace. Bukas pagising mo, makikita mo na siya. Pinilit niya makatulog. Walang mangyayaring masama kay Ivan. Yun ang dapat niyang itanim sa isip. Subalit hanggang mag-umaga ay wala pa sila nakukuhang balita tungkol kay Ivan. Niyaya ni Jade si Chingay sa simbahang pinakamalapit sa isla.
nang umagang iyon kung gaano siya katagal na nakaluhod habang nagdarasal ay hindi niya na alam. Hindi niya nararamdaman ang pamamanhid na kanyang mga tuhod. Patuloy ang agos ng kanyang luha. Na Ivan, nang maramdaman niya ang paglapat ng isang kamay sa kanyang balikat, ay umiling lang siya. Alam niyang si Chinggay iyon. Ilang ulit na siya nitong pinapalalahan ng kanina pa na sila na lamang ang tao. Hindi na alis ang kamay sa balikat niya. Mamaya na, Chinggay, please, humihikbing sabi ni Jade. Nagugutom na kasi ako eh. Natigilan siya. Boses ba na lalaki ang narinig niya? Ni Ivan? No, niloloko lamang siya ng kanyang pandinig. O baka naman may masamang nangyari na sa kanyang asawa at nagpaparamdam ito sa kanya? God, Ivan! Bulong niya, sabay agos ng luha. God, huwag naman. Kailangan namin siya na magiging baby namin. Baby? You mean buntis ka? Tinig ulit ni Ivan ang narinig niya. Bigla siyang napalingon sa kanyang likuran at ganun na lamang ang tuwa ni Jade nang makita ito. Ivan! Hindi siya makapaniwalang nasa harap niya ito. Ikaw ba yan? Ano akala mo sa akin, multo? Nakangiting sabi nito. Sa laki ng tuwa ni Jade ay napayakap siya rito. Thank God! Akala ko may masama na nangyari sa'yo. Akala namin nag-crash ang eroplano sinasakyan niyo. Umiiyak pa rin siya. But this time, tears of joy na iyon. Hindi nadala ng labis sa takot at pag-aalalang hindi na makakabalik ng buhay si Ivan. Matagal din siyang niyakap nito na sinamahan nito ng masusuyong halik sa noo at buhok niya. Mahal na mahal mo talaga ako ha? Halos mamugto ng mga mata mo sa kakaiyak. Ikinulong nito sa mga palad nito ang mukha niya. Saka siya tinitigan ng tuwid. Nasa mga mata nito ang pagmamahal. Kung tama siya ng basa sa damdaming nakapaloob doon. May doubt ka pa ba doon? No, hindi na ngayon. Mula na ang kining kita, nawala ang pagdududa kung mahal mo na nga ako. Kaya nga ganoon na lang ang galit ko sa sarili ko dahil naging unfair ako sa iyo all these years. I won't say sorry, Jade. Dahil alam kong kulang ang libong sorry para takpan ang mga kasalanan ko sa iyo. Punish me. Tatanggapin ko para mabawasan man lang ang guilt sa dibdib ko. Itinakip niya ang hintuturo sa tapat ng bibig nito. Don't say sorry. Naiintindihan ko naman na protective ka lang sa feelings ng mama mo kaya hindi mo kaagad natanggap si Mama Janet. Alam ko hindi ka likas na crude at cold. I've been unfair to her, Jade. Sa inyong dalawa ni Tita Janet. God knows, hindi ko alam ang totoo. Hindi ako naniwala kay Papa nang sabihin niyang una niyang minahal si Tita Janet. Sarado kasi ang isip ko noon. And to think na hinayaan ko masira ang relasyon naming mag-ama. Magaan siya nitong hinagkan sa mga labi. Bibigyan mo ko na isa pang chance, hindi ba? Sa ayaw at sa gusto mo, para makabawi ako sa mga pagkukulang at kasalanan ko sa'yo. Talagang bibigyan kita ng isa pang chance, dahil magkakababy na tayo? Really? Nagningning ang mga mata nito. Nakangiti siyang tumango. You just don't know how you made me happy, Jade. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga palad nito. Nakakasiguro ka nang hindi mawawala sa iyong inheritance? Kumunot ang noon nito. Of course not. God knows I'm willing to lose everything. Huwag lang ikaw, Jade. I'll die a thousand times if I lose you. Pero ikaw na rin ang may sabing gusto mo lang na anak mula sa akin para makuha mo ang... Muli siya nitong hinagkan sa mga labi upang pigilan na sasabihin pa sana niya. Kalimutan na natin ang tungkol doon. Wala nang kinalaman ng anumang inheritance dito. Akala ko lang noon hindi kita mahal. Nagalit ako sa'yo dahil akala ko yung kayamanan lang ng mga Lorenzo ang habol mo. At dahil si Martin Montero ang mahal mo. He's just a good friend. Siya ang tagasalukon mga sama ng loob ko sa'yo. Pero kung hindi mo talaga ako minahal, baka nahulog na ng husto ang loob ko sa kanya. Nagkausap na kami. Binuksan na niya ang mga mata ko. Nagawa kong aminin sa kanya na selos na selos ako sa kanya noon. At inamin niya rin sa akin na kung talagang sasaktan lang kita, gagawin niya ang lahat maging kanya ka lang. Pero iisa lang ang lalaking inasam kong mahalin ako since I was 15. It's you, Ivan. It's only you. Kaya nga lang, parang ayaw mo kong mahalin. Sa palagay mo ba, papayag akong pakasalan ka kung wala akong feeling sa'yo noon pa? Maniwala ako. Galit ka nga sa akin, hindi ba? Yun din ang akala ko. But stupid of me. Niloloko ko lang pala sarili ko dahil hindi ko maamin na attracted ako sa'yo mula nang makita kitang isa ng ganap na babae. Not the skinny teenager na iyakin at sumbungera. Selos to death din naman ako kay Trisha eh. Teka, sabi ni Chinggay, panay pa rin ang punta niya sa villa. Natawa ito. What's so funny?
Inis niyang tanong dito. Kinagat mo talaga ng husto ang gimmick ko, ha? Gimmick? Pang one night stand lang si Trisha. Sa stage pa lang ay kakilala ko na siya. Inamin naman niya sa akin that she likes me pero alam niyang ikaw ang mahal ko. At okay lang yun sa kanya. She is the kind of woman na mahusay umilag tamaan ang puso. Nakikipag-affair nga siya if he likes the man. Pero kapag na-involve na ang emotions niya, bumibitaw na siya. Believe me, wala akong nararamdaman para sa kanya kahit kaunti. And you want me to believe na walang nangyari sa inyo sa cottage niya? Why don't you ask her? Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa'yo. But wait, ano ba talaga nangyari? Bakit hindi ka kaagad nakabalik? Tinakot mo ko ng husto. Nag-emergency landing kami sa bandang Masbate. Nakaumoy ng engine trouble ang pilot ko. Hindi ka man lang tumawag. Nasira ang communication ng airplane sa aviation traffic office. Hindi naman ako tumawag sa villa dahil mali ko bang bumalik ka na? Oh God, akala ko'y mawawala ka na sa amin. Heaven won't allow it. Kailangan pa tayo magsama ng matagal para mabawi ang mga araw na sinayang natin. So let's paint the island red, hon. And tonight, let's fill our loveness with love and romance. Bago pa siya makatutol, pinangkunan siya nito palabas ng simbahan. Baka kasi makunan siya. Dinat na nila si Chingay sa tabi ng Lexus na nagpapangal na nilagang mais. Hay, salamat! Akala ko sa loob ng simbahan niyo na balak mag-honeymoon eh. Panis na ako rito, no? Nagkatawanan na lamang sila. Makalipas ang 7 buwan, nagsilang si Jade ng anak na lalaki. Kasabay nun ang paglipat ng mga ari-arian ng ama ni Ivan sa nag-iisa nilang anak na pinangalanan nilang Magnifico. Gayunpaman, hindi na naging mahalaga kay Ivan ang nilalaman ng testamento. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang asawa niya si Jade at ang anak. Masaya silang namuhay at magkasamang hinarap ang panibagong yugto ng kanilang buhay kasama ang mga anak nila. Yes, mga anak dahil muling nagsilang si Jade ng triplets. Wala na ngang mahihiling pa si Jade dahil sa wakas, nakamit na niya ang matagal na niyang inaasam, ang pagmamahal ng isang Ivan Ray Lorenzo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po tayo magkita-kita sa susunod nating istorya.